Sinagot ni Senator Richard Gordon ang mga birada ni Pangulong Duterte. Anya, baka paraan lang daw ito ng Pangulo para ilihis ang atensyon ng publiko. At sana raw, utusan na lang ng Pangulo ang mga tauhan niya na sumagot sa pagdinig ng Senado. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil sa nauungkat sa imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, inulit ni Senator Richard Gordon, chairman ng komite. Tingin niya nagpapanik na si Pangulong Duterte. This is really tragic. I think it is an attempt by the president to try and distract the people once again. The matter at hand, sabi nga ni Senator Lacson, nagpapanik siya because kami, magfo-focus kami dyan, Mr. President. First of all, I'll say it is an honor to be attacked. Sabi daw ni Lacson, nagpapanik. Ah, di ba ganyan? Ganyan ba yung nagpapanik? Hindi, ito ha, dati nga eh. Isipin mo, dati pinatawag pa yung anak niya. Diba sa Senado, pinatawag pa si Senator Bongo. Naalala niyo, pinagtanggal-tanggal pa ng damit nung yung trillanis na yon. Eto, eh walang kakwenta-kwenta yung issue eh. Yung dati, mas pwede pa alam niyo kung bakit. Kasi walang ano eh, may merong ebidensya kuno si Trillanes, eh paano mo babarahin 'yon, 'di ba? Na ebidensya kesyo ganito, kesyo ganyan, 'di ba? Eh ito, ang daling barahin, may dokumento na nagpapatunay na walang overprice. Paano naging panic 'yan? Ito naman mga ito. Panic. Kayo nagpapanik. Ikaw Lakso na nagpapanik. Bakit? Kulilat ka eh. Yan ang totoo. Lacson, ikaw ang nagpapanik dahil kulelat ka sa survey. Hindi ka nga umaabot ng panglima eh. Talaga magpapanik ka niyan. Bakit? Nasabi mo na sa taong bayan tatakbo kang presidente tapos wala ka bang panglima, pang-anim? Eh kung ako yan, magpapanik talaga ako. Gagawin ko ang lahat para maka-epal. Oh, di ba? Sabi nga ni ano eh, pangalan nito ni Panelo, si Sec Panelo. Ang nagpapanik, yung tumakas sa Pilipinas. Oh, sino yung tumakas sa Pilipinas noon? Nakakuhaan pa sa airport. Yun ang nagpapanik. Excuse me po. Paano magpapanik? Isipin nyo to ha, common sense. Magpapanik ka ba? Yung anak mo number one. Ikaw number one sa vice president. Duterte number one. Magpapanik? Okay ka lang? Ah, yung survey niya, trust rating ni Pangulong Duterte, umaangat, patuloy. Papanik ba yan? Common sense naman. Ako ang nagpapanik. Bakit? Wala pa akong motor. Bukas, kailangan ko nang mag-ride. Lilipad na lang ako. Yun ang panik. Papanik na ako. Naghahanap ako ng motor. Wala akong mahiraman. Wala magpahiram sa akin. Panik na talaga ako. Gusto ko na nga bumili. Kasi nga, bakit? May kinaugnayan mo yan. Papanik ka pag wala ka makukuha na. O, diba? Wala nang pag-asa. Yun na magpapanik ka. Tulad ko, magpapanik ako. Bakit? Wala akong makuha ang motor eh. O, so ikaw, Lacson, nang nagpapanik, bakit? Kulilat ka eh. Pwih! Yun ang totoong panik. For doing my job and for me, my job both at the Senate and at the Record. I have nothing to be ashamed of. Huwag ko away yan para hindi kami... kayo naaway. Iiyak ka na. Iiyak na. Eto, balta natin yung music, ha? O, tuloy. Makapag-focus doon sa dapat amin paghandaan. Natalakay sa imbestigasyon ng Senado ang koneksyon ni Michael Yang, kaibigang negosyante ni Pangulong Duterte, sa isang kumpanyang nakakuha ng mahigit 8 billion pesos para bumili ng mga PPE at medical supplies. I'm the favorite target of the president right now and it's okay. I just want the president to know that there's not so problems. You know, the Blue Ribbon is the only committee in the Senate that can say motu proprio, which means on our own volition, on our own action, we can investigate. And we did right away. And that's how we discovered, you know, we are family, you know, and dami na to, lumalabas na dyan, you know. Can you... Papatawa pa, corny naman. Imagine, how can these people not know? You're giving 8.7 billion to one company. Sa halip daw na mawala ng focus ang imbestigasyon ng Senado, sana raw utusan ng Pangulo na sumagot ang mga tao niya sa mga tanong ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi ba sumasagot? Paulit-ulit nila sinasabi yan. Bakit di nalang utusan ni Pangulong Duterte na sumagot ang mga tao niya? Hindi ba sumasagot? Eh, ilang beses na sumagot itong... Munti ka ko nasabihin, kalbo, kayo talaga. Nasasakta naman ako doon. Itong Yusik Law na ito, ilang beses nang sumagot eh. Sinasabi niyo, huwag nyo lang pasagutin. And ang pakiusap ko lang, Mr. President,
Have your people answer the question? Hindi ba sumasagot? Ha? Di ba umatid nga? Ano siya sabi niyo dyan? High blood ka na naman banat ba? Oo talaga, high blood ako. Wala akong motor bukas. Joke lang. Anong ginawa niyo sa pera? Yun ang tinatanong eh. Kasi nakataka mga tao. Nakataka kami. Na ano? Bakit siya ba ngayon eh? Ang gagaling nila magbigay ng pera na... Oh. Bigay lang ng bigay. Bilyon-bilyon. Eh kailangan-kailangan ng mga tao natin ng pera. Anong pinagsasabi mo? Na-i-deliver naman na. Anong pinagsasabi mo? Nasaan yung pera? Gusto mo na i-deliver nila tapos ibalik nila yung pera sa atin? Baka ano naman ito? Alam mo yun, parang, kasi alam mo bakit ha? Ito, eh kasi nga iniisip, lagi lang nilang inaano, nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Isaksak mo yung mask, nandun na. Sa face shield, nandun na. Yung PPE ginamit, yung tinapon. Gusto mo ibalik sa inyo? Hindi, diba? Napaka, okay ka lang, Gordon. It was delivered. Bakit mo ngayon hinahanap yung pera? Hindi, diba? Kaya ako nagalit talaga nung nakita ko na talagang nagsisinungaling pa. So, to my mind, I'm sorry, Mr. President, if I don't please you, I'm not here to please you. I'm here to protect the Filipino people. Sakaling matapos ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at may i-recommenda itong kasuhan, ang problema, sabi ni Gordon, baka walang mangyari dahil mga taong malapit sa kanila ang ma-appoint sa ombudsman. Meron na silang wall of protection sa ombudsman. Dalawang tao yan sa presidential management staff at saka doon sa natawag nating budget, DBM, ay maaaring magkaroon ang ombudsman. Meron na isa yung overall. So, that's really loading the game, you know? We have to make sure that it's transparent. Guest speaker si Gordon sa general membership meeting ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Dito niya nilatag ang naging kontribusyon ng Philippine Red Cross sa pagharap sa pandemya. Mahigit 500 million pesos daw ang utang ngayon. Defensive ka ngayon? Ba't bigla mo nilatag yung ginawa ng Red Cross? Defensive ka? Hindi, di ba? Ganyan eh. Ganyan sila eh. Pagka nag-depend pag nagpaliwanag si Pangulong Duterte, defensive ka? Nagpapanik ka? O, ibabalik ko sa'yo, Gordon. O, bakit mo ipinapaliwanag ang Red Cross? Defensive ka? Nagpapanik ka na? Ng PhilHealth sa PRC para sa COVID-19 testing. Tumutulong na rin daw ang Red Cross sa vaccination kaya may mga bakuna ba silang umiikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maki Pulido, Nakatuto, 24 Oras. Oh, 'di ba? Ay nako, ito lang kasi ang sa atin eh. Sinasabi nila na kesyo daw hawak daw ni Pangulong Duterte ang ombudsman. Alam niyo po, even if okay? Kasi kung ganyan na magiging attitude nyo kasi in-appoint. Remember, in-appoint yan kasi ang appointing power nasa Pangulo. Pero hindi yan pwedeng tanggalin pagkatapos ni Pangulo o kaya pagka hindi niya type yung decision nun, tatanggalin niya. Hindi ganun yun. Kahit sa Supreme Court, di ba, si Pangulo din na nag-a-appoint niyan, yung mga nagre-retire na Supreme Court judge. Ina-appoint din niya yan. But it doesn't mean na hindi sila independent. Bakit? After nang ma-appoint niyan, wala nang power ang Pangulong tanggalin niyan. Wala nang power ang Pangulo na sibakin yun. Kasi meron na silang time na magtatagal doon. Yun nga ang purpose nun eh. Sa ombudsman at saka sa Supreme Court, yung mga judge doon, para hindi sila ma-impluensyahan. Sandali nga, Dick Gordon. Wala ka bang totoong kaibigan sa buhay mo? Bakit mo kine-question ang pagkakaibigan ni Senator Bongbo at ni President Duterte? More than 20 years na pong existing yan. Ngayon ka pa aalma? At saka sandali, ano nga ba ang ambag mo bilang senador at kine-question mo din ang ambag ni Senator Bongbo? Ang Malasakit Center, 3 million po per hospital ang tulong per month. Eh ikaw, Dick Gordon. Ano naman ba ang ambag mo sa Red Cross kundi magpa-picture at magpakita sandali? Huwag nga. I worked with you. In 2009, remember? Alala ko yun eh. You showed up for 30 minutes and left us all to do the work the whole day. I missed school for 2 weeks during Undoy. You can't deny that, Dick. And I know how much of a dick you really are. Kaya, hindi na talaga ako magtataka if wala kang kaibigang totoo. At kahit ganyan si President Duterte, he has the loyalty of Senator Bongbo. And if you question that, it only means that the President can't trust you with anything. Because why would he trust you, Dick?
You can't even achieve anything on your own as a senator. I'd ask what you've done for this country, but ang tagal-tagal mo dyan sa Senado pero wala ka namang notable contributions. And huwag ang kinin ang Red Cross, hindi sa'yo yan. Ingat!